Hi guys! Welcome to her channel. Hello guys! I'm Vanessa. Welcome back to my channel. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel for more recipe. And for this vlog, yes, for more recipe. Ngayon ay magluluto ulit tayo. And last week, tocino yung shinare ko kung paano ko ginagawa yung tocino ko na laging ginagawa for our breakfast. So for this week naman, shrimp ang tinawag kong food. So, isi-share ko kung paano ko ginagawa yung buttered shrimp garlic na lagi kong pinopost sa story ko. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung recipe ko and how ko siya ginagawa, please just keep on watching. For this vlog, stay tuned! For this vlog, tinulungan ako ng aking alalay, joke na aking boyfriend. So, siya lang naman po ang nagtanggal ng yung something block sa shrimp. Alam niyo yun, pag hindi pa siya malinis, hindi ko alam yung tawag, vein or intestine. Yun. So, sometimes, yung mga shrimp na nabibili natin is hindi pa malinis. So, kung okay lang sa inyo kainin yun, okay lang naman. So, kung hindi, pwede nyo siya tanggalin by scissor. Yung sinisisor nyo yung back para matanggal siya by this one, toothpick. Pwede nyo siyang tanggalin. Sayang, hindi ko na-share kung paano namin yung ginagawa. So, yun ang ginagawa namin. And isa pang purpose nun is para madali nyo makain siya or kahit nakakutsara tinidor kayo kung kumakain kayo ng shrimp na ano, yung protein nyo is madali lang siya kainin. Bye! Spoon and fork na hindi nyo na kailangan magkamay, guys. So, yun. Then, tinatanggal namin yung parang hair para hindi siya hassle kainin. Then, yun lang naman yung naitulong niya sa akin, all in all. So, yun. Ito na po. Kompleto na yung ingredients natin. Then, ililist ko kung ano yung mga ingredients na gagamitin ko for this vlog. Then, just keep on watching. Okay lang kasi lalagyan natin siya ng mga 1.5 spoon ng butter. Then, kailangan naman na natin siya mag-melt. Just keep on mixing para hindi masunog ang ating garlic. Kung nagtataka kayo, bakit siya madami is dahil yung iba is ibubukod natin for toppings. Ang commercial lang dati, one veggie. See, nag-golden brown na siya, low heat lang. This is optional kung gusto niyo mag-add ng hot dog sa inyong shrimp. For sausage. And now you can put the shrimp. So, igisan natin siya ng konti lang. Then, pag okay na, add Sprite or any like parang sino ang Sprite. O pala kayong Sprite. And pag nalagyan na natin siya ng mga sausage, shrimp, and Sprite, pwede na natin siya ilagay sa medium heat para mas madali siyang maluto. Then, para mas maganda yung kulay niya, maglagay kayo ng 1 teaspoon ng ketchup. Add na natin ang ating onion. Huwag yung nawag kakalimutan, pwede kayo mag-add ng lemon. Thank you.
namin yung shrimp kasi alam nyo pag nag-overcook siya, mahirap siyang tanggalin sa balat kasi dikit siya pag na-overcook siya, kaya hiniwalay namin siya. So ngayon, papalaputin natin yung sauce kasi nandun na yung flavor ng shrimp and everything. So ngayon natin siya titikman kung ano yung kulang, then doon natin siya i-adjust like kung maasim or kulang sa alat. Kulang pa siya sa sugar. So instead na ketchup or something, nalagyan natin siya ng sugar. 1 tablespoon of sugar. And dito na tayo mag-a-adjust ng alat. And paminta, salt and pepper. Then sa akin, medyo umanghang na siya. So tama na yung anghang niya. So ngayon, papalaputin na natin po siya. Nandiyan na lahat ng flavor. Plus, kasama ang twist na dagdag flavor is corn. So, dyan, magdadagdag na lang ang aking flavor. So, kung matatanong nyo, naka-pre-cook na po ang aming corn bago namin po siya dyan nilagay. So ayun guys, finally tapos na ang ating butter garlic shrimp. So ayun, dahil nga kanina, diba, gumawa tayo ng madaming kinisang garlic. So tinabi natin iba doon para pang garnish. So ito na siya. Nilagay natin sa ibabaw para ma-appeal kung if ever man commercial, ibig sabihin again, pang tinda. So ayun, kung na-enjoy nyo tong video na to, please don't forget to subscribe and like, and please also share this video for more recipe. Just keep on tuning in my channel and thank you for watching guys. Bye!